guys! Magandarang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman po ako para mag-atid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbalaga at loob at labas ng showbiz. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa late na inilabas na statement ng Tape Inc. at GMA Network. Kung matatandaan natin, delay ang kanilang inilabas na statement. Taliwas po sa sinabi nilang March 4, parang kailan lumabas, March 7 o March 8 na. Kung meron kayang hindi napagkasunduan ang Taping at GMA Network, kaya nagkaganoon. So mamaya, babanggitin po natin mga cadaver cards at babasahin ang tungkol dito sa paliwanag ng tape defenders para magkaroon po tayo ng linaw, para magkaroon po ng linaw ang patungkol dito. But before that, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. So, simulan nga po natin ang ating update dito po sa ating nabasang komento kung saan sabi po ng netizen, iniwan daw ng TVJ ang network ng GMA 7 ng number 1. Samantala, ang Tape Inc. iniwanan daw ang GMA network ng 800 million na utang. Diba, ang laki po ng diferensya. TVJ EB iniwang number 1 network ang GMA. Tape Inc. iniwanan ng 800 million na utang ang GMA. Which is true din naman, di ba, mga kadabrikads? Kasi nung umalis po ang TVJ sa GMA, number 1 ang Itbulaga. Number 1 ang noon time ng GMA 7. Kaya nga marami po ang nagsasabing parang hindi ka paniwala na ang laki ng pagkalugi ng Tape Inc. Kasi lagi namang number 1 ang Itbulaga, so saan napupunta yung mga kinikita nito? Ang tanong ng netizen. Samantala, narito naman po ang ratings ng March 4, March 5, 6, and 7 na kung saan na tayo po mga kadawikads ay number 1. Pumapangalawa ang Showtime at Kolela hanggang sa pagsasara po nila ang tahanang pinakamasaya. So March 4, 4.6 ang ratings natin, 4.0 sa Showtime and 2.9 sa TP. March 5, bumaba tayo ng 0.1 lang naman. So, bale, meron po tayong 4.5 and then nananatili sa 4.0 ang It Showtime and 2.7 naman, bumaba palalo ang TP. Then, ang Itbulaga po, March 6, grabe, umalo po ulit tayo sa 5%. Ayan, 5.0 ang Showtime naman ay tila bumaba, 3.7, at ang TP ay 2.7, nananatili sila sa 2.7. And then March 7, medyo bumaba po tayo, pero okay lang, still number 1 pa rin naman po ang EB with 4.3%, samantalang nananatili pa rin pong 3.7 ang Showtime and 2.7 ang kalaban nating tahanang pinakamasaya. Narito naman po ang scoreboard, Kaligitary Cards, for number 1 yung time show. Itbulaga po ang matuturing na number 1 yung time show at wala pong panama ang Showtime sa kanila kahit ilang beses po silang nanalo. Sapagkat kung atin po ito total, mula po nang lumipat ang Itbulaga or ang TVJ sa TV5, meron po tayong 192 wins. So bali 23 times po tayong natalo, marami-rami na rin. Sana hindi na po madagdagan kung kaya po natin. Ang Showtime, 17 lang po ang naipanalo nila. Kung titingnan natin, no? 17 versus 192. So, sino pong matuturing na number 1? Di ba po ang TVJ? Samantala, ang kanila pong pagkatalo ay 198. Grabe nga yun. Mas marami pa yung pagkatalo nila sa pagkapanalo ng TVJ. And then, hanggang sa magsara naman po ang tahanang pinakamasaya, meron po silang 6 wins lang over dito sa dalawang noontime show, then 209 ang losses. Period po nito ay mula July 1, 2023 to March 7, 2024. Every Monday to Saturday po yan. And then, ang comparison po nito ay per 215 airing days. So, mula daw po ito sa Nielsen, Philippines, NewTAM, People Ratings.
Sa mga naghahanap naman po ng ratings ng March 8 and 9, wala pa pong lumalabas kasi usually naman po kapag ganitong weekends, Saturday and Sunday, wala nang lumalabas na ratings. Pero malay nyo sa Lunes ay meron na po tayo makita. Update po rin natin yan agad. Anyway, makikita po natin dito na panalo tayo. Legit Americans, panalo po muli ang TVJ sa ratings ilang araw na po. Maybe pinagbigyan lang talaga nila na mag-shine noong February ang It's Showtime. Samantala, ito naman pong tungkol sa 800 million na utang na nanatili na tinuturo po ang It Bulaga during TVJ's time in GMA 7. So, lagi ako nakakita po ng post nitong si Cassie Legazpi update na napakatapang po niya. Lagi po siyang mayroong pangbara sa GMA Network, lalo na patungkol po sa utang na yan. Lagi pong TVJ ang pinupunteriya. Sabi dito, it's all about the financial mismanagement amounting to 800M na pagkakautang which was accumulated during the old trios time in It Bulaga. Noted. So, lagi po kasing ang nakatag ay taping kang may utang, which is, sino pa nga naman ang dapat may utang? Eh, sila po yung producer, di ba? Sila po ang may say sa financial, hindi po ang TVJ. Ang hawak at control lamang po ng TVJ ang operation po sa production. Sa segments, kung paano papaganda ang show, pero sa financial, taping na po yan. So, walang kinalaman po ang TVJ, lalo na pagdating po sa kita ng tape ink sa It Bulaga. Pati nga po, di ba, ang social media ng It Bulaga ay nakapangalan sa tape ink, yung payment method, sila yung tumatanggap. Kaya sabi nila ay na-reward ito ng Google sa kanila. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng patungkol sa statement and official announcement po ng Tape Inc., Tahanang Pinakamasaya at GMA Network, na kung saan, hindi po ba't na-delay ito. Grabe, marami din pong Marites ha, in fairness, ang nag-abang po ng kanilang statement kasi may pabitin effect pa po kasi sila Yorme and si Paolo Quintis. Hindi na lang ba sabihin na ito na po ang last episode namin. So, naging pala, isipan pa po ito sa mga netizens. Kaya naman na, nung ma-delay, sabi po nung iba, meron ako nabasa komento dito na natawa po ako. Pati ba naman, joint statement, utang pa rin. Utang pa rin sa publiko, hindi agad nakapaglabas. Sabi March 4, pero hindi nila inilabas yung kanilang statement. So, ito na nga, pag-usapan po natin. Sabi kasi ni Ted, ang kanila pong defender, tape defenders, kita naman po sa kanilang name, tape, everyday defenders. Let's wait for the official statement from Tape Inc. and GMA Network. Dapat today ilalabas ang statement, pero may reason kaya na-delay. So, may reason. May reason kung bakit na-delay. Ang tanong, ano kaya po yung reason na yon? Kung meron na po pala dapat ilabas na statement ang GMA noon at ang Tahanang Pinakamasaya Tape Inc., bakit po na-delay ang reason? Hindi kaya biglang hindi po nagkasundo? Biglang nagkaroon ng problema ang dalawa sa napagkasundo na kaya hindi po inilabas? So, may kinalaman po kaya ito sa sinasabi ng mga tape host, Tahanang Pinakamasaya host, na makikita-kita pa ulit, see you later, na ang hula ay hindi pa po ito ang last day ng Tape Inc. sa noon time. Dahil sa mga caption niyo ng mga tape or Tahanang Pinakamasaya host. For sure, malulungkot na naman ang mga tape defenders po pagkataon na talagang hindi na nagkasundo ang GMA at Tape Inc. na manatili pa ang tape sa slot po ng noon time. Sabi kasi reformat lang yung gagawin eh. New host, new studio, new segments, new title. Samantala, narito naman ang komento ng mga netizen. Sabi dito na isa pong komentor, isang malaking check
na sa mahabang panahon na maaalala pa din ng mga viewers ang ginawa ng bagong tagapamahala. Sa TVJ, parang election lang yan. Gusto nyo palitan yung malakas na kandidato? Yun nga lang ang kinuha nyong campaign manager o mga host mahinang klase. Ayun, sa oras ng bilangan, talo kayo. Nako, kaya nga eh, sabi nung iba, TVJ tapos biglang papalta ng Paolo Quintis. Iconic trio pinalitan ng isang Buboy Villar. Kaya meron na rin pong hindi talaga nagtaka na darating po ang araw na magsasara ang tahanang pinakamasaya. Maliman pong hula ng iba, baka 2 months lang or 3 months lang itagal na kanilang programa, pero nananatili na wala pa pong 1 year ang Tape Inc. without TVJ, nagsara po sila. So actually, technically, yung ano po, yung TP talagang 2 months lang. Pero yung mula po, nung wala ang TVJ sa nila, malapit na wala pa, hindi pa nag-isang taon, nagsara po ang Tape Inc. Sabi na isa pang komentor, tahan ang pinakamalungkot, lalo na si Paolo kasi pinilit niyang ilaban. Wala namang kalaban-laban, hehe. Just accept the fact na kawalan niyo ang TVJ. Kung maayos lang sana ang pagdala niyo noon sa nila, di sana hindi nagkaletse-letse yung programa ninyo. Ang laki ba naman ang utang ng mga tambaloslos? Talaga namang magsasara. So, yung utang na yan, sinisisi pa po sa TVJ. So, sa pamunuan daw po ito ni Mr. T, panahon ng TVJ. So, parang sinasabing mahinang klase ang TVJ. Kaya umabot ng ganong utang, 800 million, hindi nadala ang Itbulaga. Pero, sila po, Collegiate Tarbicans, wala pang isang taon, ang sabi po sa report ng bilyonaryo na article, 57 million ang kanilang utang sa GMA, wala pa po silang isang taon. So, yun na po ating update sa gabing ito, guys. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating balita. And syempre, paiwan na lamang po na inyong mga komento dyan sa baba.